Investigation po ba yun? Sinabi nila, in aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, mm-mm, sabi kong ganyan, sa Section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, ito nga yung privileged speech, ay principally and directly related to misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. Eh, kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng committee, oh. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko ito, pinag-uusapan nyo naman, confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privileged speech ka ako ito. Hindi, binubulungan siya ng mga staff na doon. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ay kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Mm-hmm. Oh, yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Uh-huh. Oh, nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ka ko yung order mo? Uh-huh. Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Oh. Nasaan yung pinirmahan mong order? Mm-hmm. Eh, kasi kanya wala ka rito. Basta sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Uh-huh. Pagkatapos, i-set out mo by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance. Uh-huh. Malfeasance ba, nonfeasance, o misfeasance? Kailangan mong i-ano yan. Kailangan mong ipaliwanag. Oh, may pumunta. Alam mo naman yung mga agaw na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Nakala mo naman yung nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Dito, ako naman, niniwala mga kaibigan mo naman yung mga yun. Pero doon sa punto ko, ako eh, nangingiti sa bahay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo. Kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa, no? Baka naman noon nag-usap-usap sila kung kasi dito na bigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, eh kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayong miyembro ng naturang committee. Paano kasi nung ako'y nagpahayag na, Papo, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo, opo. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina? Uh-huh. Yan, opo. Ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds. Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot eh, parang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Ano nga, sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor? Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the Armed Forces of the PNP, and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Mm-hmm. Pati ballpark figure, o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, uh-huh, o maraming marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siya because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, o marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds at intelligence funds. Kung ang ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, mm-mm, para mas magandang magawa natin, mm-mm, patawag mo yung marami. Pang lahat. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, ayun, you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Oo. Uh-huh. Eh gusto ko sa, para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka magkakasaman lang na lube. Mm-hmm. Gusto ko sana sabihin, paano nyo ako tinanggal? Ah. Sino po nagtanggal sa akin? Hindi nyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto nyo mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, opo, automatic pala ako, naalis din ako ng member. Hindi na kayo miyembro ng committee. Paano nangyari yon, uh-huh, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office,
She was still deputy speaker. Ah, nawala lang yung senior deputy. Pagiging senior deputy speaker. O di sana, nung tinanggal siya as senior deputy speaker, natanggal na rin siya pagiging deputy speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Diba? So ito'y tradisyon kailangan pala. Kailangan maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Nang ano? Yung tradisyon nyo na dapat kapag ka may aalis yun, at sasabihan malamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Kapwa honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun, eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Dahil magkakasama tayo. Kultura kasama Pilipino ako sa majority. Maano ba yung i-text mo ako? Kung, pasensya na ha, mayroong may kursonada sa position mo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganun. Kasi, member ako nun eh. Yung pagiging vice chair, privilehiyo lang yun. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang maipakitang tuntunin eh. Basta okay lang papayag ako na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namproblema diba? Si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila, hindi lang sagutin. Ako, wala akong problema dyan. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi dyan. Opo. Una, anong pangalan ng congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Barillano po, ng Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay inayo pa ito? Hindi. Parang third-termer na pumipata o second-termer na congressman ng Maynila. Oh, sa mga tweet, marami nagkamali doon eh. Siya at saka kung sino man yung deputies, kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver. Opo. Pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina ng majority leader. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Plenarito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang batas, yung batas. Budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, okay, kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Ah, bawal tradisyon pala yun. Yun. Tradisyon. Bawal. Hindi lang kami, maski sa Senado, magtanong ka, kilala mo naman si... O tama, kung na Francis Tolentino, si Tol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay San Tol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo. Yan, sige. Eh, siyempre, patawarin na nila ako. Dami ko rin ng mga... Nakalimutan niyo yung ano, yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali. Ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon... Hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil nung presiding officer? Di presiding officer. Okay. Opo. Kasi huwag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo. Oh. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Ah. Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Comanix. Paano yung nandun ng mga batalyon niyang generals? Yung mga bastonero niya nakalimutan. Yung bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Meron pang mga SDML. Kasi alam ko yun, nung ako eh, naging senior deputy rin ako. SDML, oh. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal niya. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ay, ni-repair ka agad, oh. So, hindi pa rin napansin ng rules, ni-repair. Sabi nga, so, hindi rin tama. Hindi rin tama. Huwag na natin, sabihin na lang natin, itala na lang natin sa journal. Opo. Pero huwag
nyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo dyan. May privilege speech na lang, halimbawa. Eto na naman, susunod na mali. Dinirepair sa rules. Ang rules, nirepair sa good government. Ah, okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, huwag na naman i-repair sa amin. Diretso niya sa Appropriation Committee. Kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Apro, dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Yung pagkakatanggal sa akin, huwag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin okay, sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon.